Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Shark the Beginning. Nagsisimula ang pelikula sa isang pinakabatang kampyon ng MMA mula sa South Korea na nagngangalang Do Hyun. Siya ay naghahanda para umuwi. Ngunit nang ito ay dumating sa bahay ay nagulat siya. Nakita niya ang kanyang ina at nakababatang kapatid na babae na nakahandusay sa sahig na puno ng dugo. Ito ay isang kakilakilabot na pangyayari sa kanyang buhay. Ilang sandali pa ay isang grupo ng mga magnanakaw ang nagpakita, ang mga taong kumitil sa buhay ng kanyang pamilya. Si Do Hyun ay hindi basta-basta. Siya ay isang pro fighter kaya natural na lang nalabanan ang mga magnanakaw. Nagagawa niyang bugbugin ang mga ito ng sunod-sunod. Pero ito talaga ang matindi. Nag-aapoy siya sa galit kaya napatay niya ang magnanakaw. Ito ay isang desisyon na bumago sa kanyang normal na buhay kung saan siya ay itinapon sa bilangguan. Samantala, sa high school, mayroong isang estudyante na nagngangalang Woo Sol. Hindi siya ang pinakamalakas o pinakapreskong tao sa paligid, ngunit isa lamang siyang geeky. Sa partikular na araw na ito sa kanyang silid-aralan, may bagong estudyante na nagngangalang Sok Chan. Siya ay isang boxing champion sa isang high school boxing contest. Ang iba pang mga mag-aaral ay lubos na namangha sa kanyang husay sa boxing. Ngunit si Woo Sol ay may kakaibang reaksyon kay Chan. Halo-halo ang kanyang nararamdaman sa bagong estudyante na ito sa klase. Lumalabas na sina Sok Chan at Woo Sol ay nasa parehong middle school noong araw. Si Sok Chan ang dating nambubuli at nagpapahirap kay Woo Sol. Ngayon na nasa high school ay magkaklase na naman sila. Makikita sa kanyang mukha ang pananabik na parang gusto ulit na pahirapan ang buhay ni Woo Sol. Lumapit ito sa kanya at tinapik ang pisngi sa harap ng lahat. Para siyang may personal na sama ng loob dahil hindi man lang siya nagpipigil. Tinutulak niya si Woo Sol, hinahampas, at sinisipa. Ang ibang mga estudyante ay nanonood lamang habang ito ay nangyayari. Walang sino man ang may sapat na lakas ng loob na humakbang para pigilan ang pananakit ni Sok Chan kay Woo Sol. Ngunit si Woo Sol ay nagkaroon nito. Nakita niya ang isang panulat sa sahig at kinuha ito. Tumayo siya at itinutok ang matalas na panulat na iyon kay Sok Chan. Sinusubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Matigas na kumilos si Sok Chan at sinabihan si Woo Sol na ipagpatuloy ang tila tinatakot siyang itusok ang panulat sa kanyang mata. Minamaliit niya si Woo Sol dahil batid niyang hindi nito magagawa ang bagay. Subalit nagulat ang lahat dahil itinusok niya ang matalim na panulat sa mata ni Sok Chan, dahilan para dumugo ito. Si Woo Sol ay dinakip at nasentensyahan ng 3 taon sa kulungan. Pagkatapos ng lahat ng kabaliwan na iyon, si Woo Sol ay napunta sa bilangguan ngunit nakahanap siya ng isang kaibigan doon. Nakilala niya si Hang Min at pareho nilang sinisikap na malaman ang mga bagay-bagay. Sa bilangguan, ipinapaliwanag ng nakatatandang preso ang tungkol sa kung paano gumagana ang mga bagay sa loob. Ito ay tulad ng isang buong istruktura na may pinakamalakas na namumuno sa bawat grupo. May isang malakas na bilanggo na nagngangalang Sang Hyub ngunit siya ay kasalukuyang nasa solitary confinement. Nakipagkulitan siya sa iba pang malalakas na sina Won Jun at Song Yong. Lumalabas na mayroong isa pang mas malakas sa kanyang sariling pamamaraan at siya si Do Hyun. Siya ay dating MMA champion at mas gusto niya na gawing mag-isa ang mga bagay. Sa sumunod na araw, ang mga bilanggo ay naglalaro ng soccer ngunit nagkakaroon ng mga problema. Ang mga bully na sina Won Jun at Song Yong ay walang nagagawang mabuti. Sinusubukan nilang pagtripan ang mga bagong bilanggo kasama na si Woo Sol. Ngunit aksidenteng nasipa ni Woo Sol ang bola na tumama sa sensitibong lugar ni Won Jun. Ang bully ay napaluhod sa lupa sa matinding sakit at ang lahat ay tumetawa habang ito ay hindi maayos kay Won Jun. Gusto niyang maghiganti at ang kanyang mga mata ay naglalayon kay Woo Sol. Kasama ang kanyang grupo ay kinorner si Woo Sol. Ngunit si Do Hyun ay pumasok at si Woo Sol ay humingi ng tulong mula sa kanya. Sa una, si Do Hyun ay hindi masyadong sigurado ngunit siya ay may kahinaan sa isang dako. Pilit niyang pinapaatras si Won Jun pero matigas ang lalaki. Sinabing ang lahat ng ito ay tungkol sa kanyang sariling negosyo. Kaya naman hindi na nagatubili pa si Do Hyun. Iniwasan niya ang pag-atake ni Won Jun na parang wala lang.
Pagkatapos ay binigyan niya ito ng mabilis ngunit napakagaan na suntok. Si Woo Sol ay lubos na namangha sa kakayahan ni Do Hyun. Isang araw, nagpa siya si Sok Chan na dalawin si Woo Sol sa kulungan. Siya ay galit at sinisisi si Woo Sol dahil ginulo ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pananakit sa kanyang mata. Si Sok Chan ay nangarap na maging isang bihasang boksingero ngunit napunta iyon sa basurahan dahil sa pagkasira ng kanyang kanang mata. Kaya naman may bago siyang plano, gusto niyang sirain ang buhay ni Woo Sol bilang kapalit. Ipinahayag niya ang kanyang intensyon na nagsasaad na hinihintay niya ang paglaya ni Woo Sol upang maisabatas ang kanyang paghihiganti. Humihingi ng kapatawaran si Woo Sol ngunit hindi ito tinanggap ni Sok Chan. Kinikimkim niya ang kanyang sama ng loob at wala siyang pakialam. Hinihimok ni Won Jun si Woo Sol tungkol sa bagay na iyon. Para bang nabusog na siya sa lahat ng kalukuhang ito. Nasa kanya ang apoy na ito sa determinasyong maging mas malakas na manindigan para sa kanyang sarili, at hindi nahahayaang tratuhin siya ng sino man na parang isang punching bag. Kaya naman lumapit siya kay Do Hyun. Habang ito ay nag-e-ehersisyo, nagpahayag siya ng kanyang pagnanais na matuto kung paano lumaban tulad ni Do Hyun. Sa una, hindi talaga pinapansin ni Do Hyun ngunit pagkatapos ay inilalahad ni Woo Sol ang lahat. Naluluha siya sa pagsasabi kay Do Hyun tungkol sa lahat ng pambubuli na pinagdaanan niya. Pagkarinig nito, pumayag siyang tulungan si Woo Sol. At ito ang sumunod na nangyari, binigyan ni Do Hyun si Woo Sol ng isang seryosong workout plan. Sinimulan niya sa 100 laps sa paligid ng field. Si Woo Sol ay hindi kabilang sa pinakamalakas ngunit ibinibigay niya ang lahat. Siya ay natitisod, bumagsak, at bumangon na pagod na pagod. Ngunit nakikita ni Do Hyun ang dedikasyon ni Woo Sol at kung paano nito pinipilit ang sarili kahit na mahirap ito. Napagtanto niya na talagang seryoso si Woo Sol. Pinuntahan niya ang warden at humingi ng pabor. Gusto niyang makapagsanay si Woo Sol sa sarili niyang selda at pumayag naman ang warden. Mula noon, si Woo Sol ay nagsusumikap sa pagsasanay sa kanyang selda at sa field ng bilangguan. Siya ay nagsisikap na maging mas malakas. Sa paglipas ng panahon, ang mga araw ni Woo Sol sa bilangguan ay tungkol lamang sa pagsasanay. Ginagawa niya ang lahat ng mga mahihirap na pagsasanay. Mas marami rin siyang kinakain dahil napakaraming calories ang nasusunog sa kanyang katawan. Ngunit hindi lang ito pisikal na bagay, ipinakita sa kanya ni Do Hyun ang lahat ng uri ng mga teknik sa pakikipaglaban. Sa kabilang banda, si Sok Chan ay tumigil sa pag-aaral. Dahil pakiramdam niya ay naging magulo ang kanyang buhay mula nang masira ang kanang mata. Siya ay nasa ilang laban sa kalye, pagkatapos ay nagpakita ang mafia boss na ito. Nagustuhan ng lalaking ito ang estilo ng pakikipaglaban ni Sok Chan, kaya nais niya itong kunin sa kanyang grupo. At sumang-ayon naman si Sok Chan. Sa bilangguan, si Hyun Min ay binubuli ng mga tauhan ni Won Jun. Nakialam si Woo Sol at handang tumulong sa kanyang kaibigan. Noong una, ang mga lalaking ito ang nagpapahirap kay Woo Sol at lagi siyang binubuli. Ang lahat ng ito ay hindi na nila magagawa kay Woo Sol dahil hindi na siya isang karaniwang tao ngayon. Siya ay nagsasanay kasama si Do Hyun at ito ay umani ng magandang resulta. Sa pamamagitan lamang ng ilang mabilis na paggalaw, pinabagsak niya ang grupo ni Won Jun. Ang mga lalaking ito ay nagsumbong kay Won Jun at pagkatapos ay inutusan silang dalhin si Woo Sol sa kanyang lugar. Dumating si Woo Sol upang harapin siya sa kanyang bodega. Nagalit si Won Jun dahil pinakialaman ni Woo Sol ang kanyang mga kasamahan. Nagpaliwanag si Woo Sol at humingi ng paumanhin, ngunit sa halip ay sinuntok siya sa ulo. Pagkatapos ay muli siyang naghanda upang pakawalan ang isa pang suntok, ngunit naiwasan ito ni Woo Sol at agad na nakapag-counter-attack sa mukha ni Won Jun at napaluhod siya. Si Song Yong kasama ang lahat ng grupo ay napatulala. Nagkaroon sila ng matinding labanan hanggang sa bumagsak si Woo Sol. Pinilit ni Woo Sol na muling tumayo at binigyan ng ilang headbutt si Won Jun. Bumagsak ang bully sa sahig. Habang ito ay nakahandusay ay walang sawang sinuntok ito ni Woo Sol sa mukha hanggang sa pinigilan siya ni Do Hyun. Umalis silang dalawa at iniwan si Won Jun habang nakahandusay sa sahig. Sa ibang bahagi ng bayan,
Ang mafia boss na kumuha kay Sokchan ay natutuwa sa malupit na paraan nito sa paggawa ng mga bagay-bagay. Balik sa bilangguan, si Wu Sol ay patuloy pa rin sa matinding pagsasanay. Ngunit ibinalita ni Du Hyun na matitigil na ang kanilang sesyon ng pagsasanay dahil ililipat siya sa ibang kulungan. Hindi iyon ang magpapatigil kay Wu Sol, nananatili siya sa plano ng pagsasanay na inilatag ni Du Hyun at itinutulak ang kanyang sarili araw-araw. Matapos umalis si Du Hyun, si Song Yong ay lumapit kay Wu Sol dahil nais niyang subukan ang lakas nito. Hinamon niya ito para sa isang laban ngunit hindi ito gusto ni Wu Sol para lamang ipakita. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng kanyang lakas, ito ay tungkol sa pagprotekta sa kanyang sarili. Si Sang Hyub ay nakalaya mula sa solitary confinement. Gusto niyang makipaglaban kay Wu Sol ngunit hindi ito interesado. Samantala, si Sokchan ay muling bumalik upang bisitahin si Wu Sol. Sinasabi niya na si Wu Sol ay nagkaroon na ng kasanayan sa pakikipaglaban ngunit baliwala ito sa kanya. Kasama niya ang isang kasamahan mula sa grupo at sinusubukan niyang takutin si Wu Sol. Sinasabing hindi siya natatakot sa pagbabago ni Wu Sol, at sa gayon ay nasa sabik siyang labanan ito. Sobrang confident ni Sokchan at iniisip niya na siya ay isang kinatatakutang gangster ngayon. Sa madaling salita, hinamon ni Song Yong at ng kanyang mga tauhan si Wu Sol sa nakaraan. Ngayon, hinihintay nila si Wu Sol na magpakita at lumaban. Ngunit kumontra si Sang Yub kay Song Yong at sinabi na ito ay isang uri ng walang kabuluhan at dapat nila itong itigil. Subalit hindi nakikinig si Song Yong. Handang-handa na siyang lumaban lalo na ngayong dumating na si Wu Sol na handa na rin sa rambulan. Si Wu Sol ay mayroong kondisyon bago siya magsimulang magbitaw ng mga suntok. Ang sabi niya, kung manalo siya, ititigil ang mga labanan sa bilangguan. Ngunit kung manalo si Song Yong, gagawin niya ang lahat ng kagustuhan nito. Pumayag naman si Song Yong at nagsimula na ang tunggalian. Ibinibigay nila ang kanilang buong lakas at husay sa pakikipaglaban. Sa isang punto ay nagawa ni Song Yong na pabagsakin si Wu Sol. Ngunit hindi basta na lang sumusuko si Wu Sol. Muli siyang tumayo, at sa wakas ay nakuha niya ang kalamangan. Naipit niya si Song Yong hanggang sa sumuko na lang ito. Tinanggap niya ang kanyang pagkatalo sa halip na masakal pa siya ni Wu Sol. Nang maglaon, si Wu Sol ay nakulong sa solitary confinement bilang parusa sa naganap na labanan. Ngunit nang siya ay nakalabas, sinamahan siya ni Sang Yub at pumunta sila kay Song Yong para paalalahanan tungkol sa kanilang naging kasunduan at maging si Won Jun ay naroon upang ayusin ang mga bagay-bagay. Tinupad ni Song Yong ang kanyang salita at mula noon ay wala nang away na naganap sa pagitan ng mga bilanggo. Lumipas ang 3 taon at dumating ang araw na hinihintay ni Wu Sol. Ito ay ang kanyang paglaya mula sa bilangguan. Sa wakas ay nakalabas na siya na may kislap ng pag-asa. Ngunit sa sandaling iyon ay naghihintay si Sokchan. Agad siyang hinamon na ngayon na sila magtuos. Kaya naman pumunta sila sa field para simulan ang laban. Labis ang puot at galit ni Sokchan at ang pananabik na makapaghiganti kaya agad siyang tumalon sa pag-atake kay Wu Sol. Walang oras para mag-isip at basta na lang sumugod. Sinubukan ni Wu Sol na gumanti ng suntok sa mukha ni Sokchan ngunit lalo lang nitong pinalaki ang galit ni Sokchan. Patuloy niyang binubugbog si Wu Sol hanggang sa ito ay bumagsak pero si Wu Sol ay hindi sumusuko. Paulit-ulit siyang bumabangon. At kahit bugbog sarado na ay hindi pa rin umaatras. Nilalabanan ni Wu Sol ang sakit at ibinibigay ang lahat ng natitira sa kanya. Pareho silang nagbibitaw ng suntok at sipa na tila labanan hanggang dulo. Nakuha ni Wu Sol ang kalamangan at ibinigay ang huling suntok na hindi na kayang tanggapin ni Sokchan. Nanalo si Wu Sol at pinili niyang huwag ng lumala pa ang mga bagay kaya umalis na lang sa lugar. Ang kwento ay nagtatapos sa pagbisita ni Wu Sol kay Du Hyun sa bilangguan. Siya ay nagpapasalamat sa pagsasanay at mga aral sa buhay na natutunan niya mula kay Du Hyun. Ang buhay ni Wu Sol ay umiigi, na master niya ang martial arts at ang mga bagay ay mas mabuti para sa kanya ngayon. Ang moral ng kwento ay masyadong maikli ang buhay natin upang kumimkim ng sama ng loob, kahit pa sa pinakamahirap na sitwasyon. Mas mabuting ipaglaban ang isang magandang kinabukasan kaysa maipit sa isang galit at paghihiganti.
Nawa ay nagustuhan nyo ang recap. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!